It's Learn TV! Hey mga katropa, so ngayon naman ay ready na akong mag-French polish, no? At uumpisahan ko na yung mga kailangan ko na mga bagay para umpisahan, ano? First ay itong cheesecloth, no, na gagamitin ko. Lalagyan ko siya nitong piece of cloth na to, no. Lalagay ko sa gitna ng ganyan. Okay? And then gagawin ko siyang pabilog na ganyan. Ayan, ganyan. Mukhang ano, mahirap itaob itong ano dahil parang matagal matuyo. Subukan nating dito, baliktad rin. Now, hindi pa tuyo eh, oh. Ang gagawin ko, lagay ko muna ito dito. Okay mga katropa, ano lang, safety precaution lang po. Pag nag-a-apply kayo ng ganito, French finish na ganito, magsuot po kayo ng guantes. As you saw earlier, nung nilalagyan ko to ng ng shellac, wala akong guantes. Nung pagkatapos, naramdaman ko makate sa skin. So, next time na maglalagay ako nito, mag-gagwantes ako. So, safety precaution lang po mga katropa, mag-wear your gloves when you're doing this. Okidoki. Okay. Ito na mag-iburan ngayon. Oops! Guantes! Okay, ready! Ready na ako! Okay, mga katropa, as much as possible sana, no, pag nag-a-apply nito, along the grain. Ibig sabihin, kung ang takbo ng grain ay pa ganoon, takbo ng ano nyo, ganito rin. Ang kaso lang, no, ang korte ng gitara kasi, hindi tuwed eh. So, may mga parts. Although, kasi nga kaporma ng gitara yon, tulad nito, yung mga edges na ganyan, sometimes you have to go against the grain. Yun ang ibig kong sabihin, ano? So, yan. Iyan. Kamusta na mga, pasensya na mga katropa at medyo kate-take ko lang ng gamot. Yung aking gamot. Alam niyo na yung gamot ko. Mapusisi pala itong yung traditional na
pag ano ng ano paggawa ng gitara, no? Matrabaho. Pero since the invention of paint, dapat sana itong mga ganitong trabaho napalitan na ng mga ganoong klaseng finishes. Pero hindi, ano pa rin, mas maganda pa rin talaga kasi yung traditional. Alam niyo mga katropa, ngayon ko lang nasubukan ito. Itong ano na ito. Itong French polish na tinatawag nila. French polish. Pero, ewan ko kung tama na ba't tama. Ba't itong ginagawa ko? Mukhang tama naman eh. See, I tried rubbing it like this, and it's not so bad, but it's not good neither. Let's see if we can take that off with some dehydrator. Sometimes we forget that we're doing this for finishing, not for sanding. So made a real boo-boo with that one. Let's try a little bit more varnish. Oh, not varnish, sorry. Shellac. I wasn't rubbing hard enough. That's what it was. Oh my god. Yeah. Okay. That's the first coat for the bottom or the back. Okay, this is not good mga katropa, oh. Hindi ko napansin, oh. Mukhang sumobra doon sa ano na yun, oh. I'll have to let it dry and then iisising ko pa yan. Ay. Okay mga katropa, so little update lang po, no. Nakikita nyo ba itong spot na to? Ayan. So ang nangyari po kasi masyado palang kumapal na yung pagkakapatong ko rito. Natamaan siya siguro nung denatured alcohol, lumambot. Tapos dumikit siya dito sa cloth na ito. Ayun, no? Kaya nung tinanggal ko, ayun, ako, natanggal siya, oh. So, ni-repair ko na siya. So, hindi ko lang kung bakit gano'n, no? Pero mukhang hindi compatible yung aqua coat doon sa shellac. Siguro dapat ang ginamit kong shellac, yung wax-free. Kasi itong binili ko na ito, eh. Ano ito, eh? Yung classic na, ano, na shellac. So, ang gagawin ko, actually, alam nyo, hindi lang yan ang naging problema ko. Mayroon pa akong isang papakita sa inyo, no? Okay, ito, isa pa, oh. Isa pang naging problema ko. Ayun, oh, yung spot na yon. Ganon din ang nangyari, natuklap. So, ang gagawin ko, no, patutuyuin ko na lang siya.
Tapos iisising ko uli. Okay mga katropa. So sinubukan kong takpan na siya no ng bagong coat ng shellac. And well, kahit ano gawin ko ngayon, hindi ko na siya matakpan, no. Actually, lumalaki siya ng lumalaki. So, ang gagawin ko na lang, patutuyuin ko, iisising ko na lang uli siya, tapos magpapatong ako ng bago. Ay, nako, problema. Okay, mga katropa, so, tuyo na siya, no? Umpisan ko na uli ang pag-iisis. Balik tayo sa pag-iisis. Ano eh, hindi maganda ang ano, kinalabasan. So, ang iniisip ko ngayon ay sa tingin ko kailangan gumagamit na ako ng ibang ano, medium. Iniisip ko kung ipagpapatuloy ko pa yung paggamit ko ng shellac or tatapusin ko na to using aqua coat. So pag-iisipan ko pa yon. Kasi mukhang hindi pwede yung shellac pagkatapos na lagyan ko ng aqua coat. So ang iniisip ko ngayon, titigil na ba ako sa shellac or mag-aqua coat na lang ako. So yun ang iniisip ko ngayon. For now, iisisin ko muna siya. Tayo sa paglalagay ng ano yun ba, kuminis ang sarap ilagay ngayon, malambot oh, madulas siya, madulas. Patutuin ko ng husto ngayon to, tapos babalik na rin ko yung kabila naman. Okay. Okay mga katropa, so nilagyan ko na uli siya ng shellac, ano? And nakikita ninyo yung improvement. Oh. Ewan ko kung nakikita niyo na yung reflection ng kamay ko doon sa wood. Ano? Pero ayun, oh, nakikita ko na yung reflection. Eh. So that means patutuyuin ko pa siya and then patong uli ng shellac. So, kahit na medyo nagkamali nung una, ano pa rin yung lumabas pa rin yung kinang. Oh, kahit na medyo nawala na sa kulay yung nandoon sa gitna. Okay. So, ayos yan. Okay mga tropa. Ngayon naman ay maglalagay naman ako sa likod naman ngayon. Naisis ko na to, so lalagyan ko na lang siya. Oh, shoot! Kalimutan ko na naman ng guwantes. Guwantes ulit, guwantes. Okay, so naisuot ko na ang aking guwantes. Okay, here we go! Please like and subscribe. Thank you.
natin. Okay. Another coating ulit tayo, mga katropa. Maglalagay ulit tayo ng bagong coating ulit. So mga katropa, no, itong aking applicator, no, parang naabot na niya yung instant when madulas na siya. So mga katropa, no, parang naaabot ko na nga yung French polish na tinatawag nila. Ay. Yan. Bah. Surprisingly, ang ganda, oh. Makintab. Natin. Pero ang ganda niya, oh, mga katropa, oh. Makintab na siya. Wow, mga katropa, oh, may improvement na. Nakikita niyo ba 'yan? Oh, makintab na. Yeah, siguro mga ilang patong na lang. So ito pa lang French polish, ano? Shellac ang gagamitin. And a lot of time kasi pagka nagkamali ka, tulad nung nangyari sa akin, no? Pero madali namang makorek yung pagka may mga blotches, ganoon. Tulad nito, ito yun, eh, oh, yan, oh. Wala na, oh. Na, saka ang kintab na siya. Ayos. Continuing. Okay, so itong likod naman ang ating gagawin ngayon. Here we go. Yan. Ba, dulas na nga, oh. Ooh, hindi na katulad ng dati na, ano, na maganit. Saka, ano, parang dumidikit. Wow. Ayos. So mga katropa, no, what's happening is the applicator that I've been using na ano na siya soaked into so much denatured alcohol, no, tapos may halong shellac, you know, tapos pagka pinipiga mo siya dito sa aking pigaan dito, meron akong pigaan, no? Pinipiga ko yung applicator ko dyan, no? And then maghahalo yung shellac at saka yung denatured alcohol, no, doon sa applicator, tapos pag pinahid mo siyang ganoon, yung mas smooth na siya, smooth ang ano. So tingnan natin kung ano mangyayari dito. So, dito na lang muna tayo, mga katropa. Watch out for my next video. See you later! So, ano pa ang hinihintay nyo? Click on the like button, mga katropa. At mag-subscribe na rin kayo para masuportahan ang aking channel. And lastly, don't forget to click on the notification bell. Thank you!